Hello, 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 hello guys. Ito na ang ating part 4 ng ating pagpunta sa Perth. At dahil na dito tayo sa Perth, dinala tayo dito sa lugar ng mga Pinoy. May Pinoy Grill, meron ditong Pinoy Tokwat Baboy, may mga silog, at welcome tayo dito sa Filipino Groceries. Ayan, mayroong Luzon, Visayas at Mindanao. Hindi na sana ako mag-video dahil palobat na ang aking cellphone. Pero nang makita ko ito, aba, hindi pwedeng hindi natin ito ba-vlog. Kasi gusto kong ipakita sa mga pupunta dito sa Australia na huwag na kayong magdala ng mga mahaharang pa sa immigration at mapapagmulta pa kayo. Marami na po dito mga Filipino foods. Ayan, kita nyo naman. O, ano pang hahanapin nyo? Pati nga sa ang pinakurat ay nakarating dito. Kaya si Aling Tentay ay nakarating dito. Si Mang Tomas. E ano pag na mga hanapin ninyo? May chicharon. Kita ninyo, mukhang katoliko ang may-ari nito pagpalain kay ni Lord. At yan, meron pang replica ng bahay kubo. Talaga namang ipinapakita ang ating tradisyon, kulturang Filipino, pinagmamalaki sa mga Banyaga. Ay, kita nyo naman, meron pang sorbetes. At yan na nga ang sinasabi. Pati hawot o toyo ay nakarating din eh. Kita nyo naman ang mga tindang divisoria. At ito na ang paborito ko no, ako'y bata, ang honey. Nakarating dito. At ito din, paborito ito nung bata. Ang kinakain ko lang doon ay yung matamis. Yan nga po. Pinapakita ko sa inyo ang sari-sari store dito. Ayan, kita nyo naman. Ang mahalaga po dito sa video na ito, ang gusto kong ipakita, kung papaanong ang kulturang Filipino, ang ating panlasa, ang ating paniniwala, ang ating pananampalataya, ang ating pamilya, ang ating buhay, bilang mga Filipino, saan man tayo makarating, dala-dala natin. At ayaw nating mamiss yan. Ito yung buhay ng mga OFW. Alam nyo ga po, ito talaga. Hindi man po ako OFW dito sa Australia, bagamat ako isang misyonero. Gumagawa ako ng mga gatong video upang ipakita sa inyo na ang mga Filipino, kahit na andito, nag-i-English man sila, may islang man sila, pero hindi nakakalimutan ang pagiging Filipino. Katulad na lamang yan, yung pinapakita ko ngayon. Hulaan nyo, Filipino lang ang makaka-relate dyan. Ano yan? Ah, talagang kapag ka ang toilet ay may ganyan, siguradong Filipino ang may-ari. At biruin nyo naman, ang malunggay, frozen. O, kita nyo, kasi ho, walang malunggay dito. May mga nag-attempt na magtanim ng malunggay, pero parang hindi pa rin. O, may tilapia. Kita nyo naman. O, yan, pinapakita ko sa inyo ang kanilang mga goods. Lahat po talaga dito ay frozen. Mas sinasabi ko po sa inyo, mapalad kayo dyan. Talaga po dito, mga Filipino, kailangan mag-imbak. Lalo tigit kami po na taga-Albany. Ay mga 5 oras pa po ang biyahe namin bago kami makarating dito sa Perth. Talaga pong pag pumupunta dito mga Pinoy, kung ayaw nyong mamis ang Pilipinas, namimili na po sila ng madami. At ito na nga, itong mga frozen usually. Doon sa unang video ko, kung napanoodin nyo, pinakita ko sa inyo ang Asian store. Ito po talaga, pure Filipino Asian pure Filipino, ano pala, store. Kita nyo naman, pati ang nangka, naka-frozen. O, pati ang tawag din ay Atis Castilla sa amin, o Guyabano, o kita nyo. Yan, o kita ninyo. Ang tawag din, buko na kinayod, o frozen na din, pati ube. Lahat dito ay frozen. Para lamang, nakita ko nga po sa isang Filipino store dito sa Albany, pati dahon ng saging, naka-frozen. Ganun po dito. Kita nyo, pati ang nangka, kung gusto nyo maggataan. Hindi nyo talaga mamimiss at talagang namang lulutuin nyo na din lamang ang mga Philippine food. Kaya nga lamang, medyo may kamahalan. Pero sabi nga po, sulit naman para mo na ding natikman ang mga pagkain sa bahay. Yan ang kita nyo, lipa. Oh, kita nyo. At sabi nga po, huwag ka na lamang mag-convert palagi ng iyong dollar. Siyempre, $1 is 36. Huwag ka mag-compare. Oh, kita nyo, meron pang Bilendian, yan na nga po. Aba, may ice candy pa. Biruin nyo naman yan. Ang paborito ko, no, ako'y bata. Naalala ko, no, ako'y bata. Ako'y gumawa din ng ice candy eh. Doon sa aming bahay, nung bagong biling rep, may maliit na rep, binili ang tatay. Aba, ako'y naging negosyante. Bumili ako ng Milo at ginawa kong ice candy. Yan, o kita nyo, yan po, mga food. O kita ninyo, o. Yan, o. Sa gagawa ng laing, pati laing dito, airtight. O, kita nyo, yung mga dilis. O, saan kapag kompleto na. O, ang ligo.
Oh, yan. Oh, kita ninyo. Ano pang hahanapin ninyo? Kaya nga po, alam nyo ga po, ayan, kita ninyo. Ang mga mahilig tumagay. Oh, kita ninyo. Merong ganyan. Oh, may nasty pa. Pero sabi nga po, syempre, pag nakarating ka na din naman dito, maa-adjust din naman ang iyong dila, ang iyong panlasa sa pagkain Australiano. Pero paminsan-minsan, hindi maaaring hindi mo babalik-balikan ang mga nakasanayang pagkain. At yan na nga po, yung mga Filipino na nagpapadala sa Pilipinas, usually po, dyan sila sa Ria. Kita nyo rin how di Carabao na rin, oh. O may, ano pa, tawag doon? Buto, o kita nyo, parang tindahan lang sa Pilipinas. Bawal ang utang ngayon, bukas pwede. So, parang binibigyan lang po ng vibe ng isang sari-sari store sa atin sa Pilipinas. Nakakatuwa naman ang konsepto na ito. Ipinapakilala ang kultura natin bilang mga Pilipino. Napakaliit nga ng mundo, ha? Pagkita ko, yung babaeng nagtitinda ay kakilala pa ng kakilala ko. Ayan, nagpunta po kami. Siyempre, took up the day. Nagutom, ay di, sinigang belly. At nakakita pa nga ako ng lomi na pagkalaki. Pwede na, sabi ko, medyo maalat lang ng konti. Sorry po. Pero masarap naman, ano? Depende naman yun sa atin. Pero na-enjoy ko, para akong nasa Lipa, para akong nasa Batangas. Na, masarap pa, overloaded, in fairness. Hindi ko lang naubos kapag sobrang dami, busog na din. Pero pasado. Ano? Kung i-rate natin ni 8 over 10. Siyempre, sanay tayo sa ating Batangas na lomi. Kaya ito po, maraming salamat kina Ate Hazel at sa inyong lahat.